Okay, mga Migo Pops, so ngayon maglalagay tayo ng connection ng auto choke natin, no? So bumili ako kanina ng ano, yung ganito, yung dalawahan. Pinutol ko yung gitna. Okay. Kasi ito lang naman yung kailangan natin. Ito ngayon yung papunta dapat sa dilaw ng regulator. Okay. Yung positive side ng auto choke is dapat sa dilaw ng regulator, saka ito sa ground, okay, or green, okay, ang regulator. So para dito sa ating Rusty Royal, tin-raise ko siya. Kung makikita nyo yung mga connection dito, ito yun, ito yung dilaw na yan saka green, okay. So tatalo tayo dyan, dyan tayo magka-tap. So ibig sabihin dito makakabit yung tutok natin, okay. Ganyan. So itong dalawang dilaw na to, shorted naman yan, so kahit saan lang naman dyan. Okay. Okay. Ayan na po mga Migo Pops. Ilagay na po natin yung electronic choke natin. Kakabit na. Ayan po. Dito lang po tayo magtatap. Tulad ng sinabi ko, itong dalawang dilaw, eh, makapareho lang yan. Shorted lang yan. Tapos dito tayo sa green naman yung isa, para dun sa ground. Okay, body ground. Maganda po mga Migo Pops yung ano natin, yung electronic choke, kung talagang gusto niyo i-enable siya. Lagyan po natin ng anitong resistor papunta sa ground. Ayan. May heatsink na. Kasi ito yung magpe-prevent pag nagkaroon tayo ng masyadong high rev, ano, mag-over voltage. Pwede kasing masira yung electronic choke natin. Kadalasan po yung mga may electronic choke mayroon po talagang ganito, pero pwede namang wala, kailang mas mainam na po na mayroon for safety measures, ano. Yan po. At para malaman natin na kung gumagana nga talaga yung ano natin, itong linya natin, titingnan po natin yung voltahe sa linya na yan. Okay, since itong green na to is body ground, ilagay ko yung black probe natin sa chassis. Try natin dito yung yan, kasi yan para masukat natin pag inandar na natin yung motor, no? Yan po. So nakabit yung solenoid, so ibabypass muna natin yung solenoid. Start natin po mga Migo Pops. Sabihin niyan, hindi po naka-engage yung electronic choke natin at reach po yung fuel, kasi kailangan po medyo reach yung fuel pag nag-start para hindi huwirap. Pero pag nag-redondo po tayo, mag-open up po yan kasi tataas yung butahin natin. Ayan po, tapos yan, open up yung electronic choke natin, automatic po yun kasi nagbibigay ka na ng gas, eh. So hindi niya na kailangan i-enrich yung idling, kasi para sa idling lang talaga yung electronic choke. Okay mga Migo Pops, sana makatulong sa mga gustong enable nila yung electronic choke, kasi yung iba pinabypass. Okay, eto na. Ano na natin, balikan natin yung lahat ng mga binaklas natin. Pwesto na yung register ng electronic choke natin, yung D-card natin, ayos na. Okay, so at i-ano na natin, balikan natin para pasubukan naman.